At ngayon mga giliw na may tagapakinig, narito ang isa na namang kwento na pinamagatang Tagudom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ah, Kap! Nandito na po ang mga kagawad. Tulad ng dati, dalawa lang po ang wala dito. Si Kagawad Asyong at si Kagawad Adong. Hayaan nyo na ang dalawa yan. Mga trader. Satanas na Asyong na yon ang promoter. Eh, Kap. Ano bang agenda natin ngayon? Wala namang nakalagay doon sa ipinahati nyo sa amin na sulat. Hindi ko na nilagay. Dahil marami tayong agenda sa araw na ito. Rin ba ang uri nating pag-uusapan ngayon, Kap? magandang tanong yan, Kagawad Bustay. Ganito kasi yan. Alam niya, napiste ang mga pananim ng mga magsasaka natin. Kung hindi harabas, iinit ng panahon. Natutuyo ang mga pananim nila. Marami na ang nagugutom dito sa atin. Nakaw, wala na silang pakinabang doon sa mga pananim nila. Kaya naisipan ko na gagawa tayo ng paraan para makatulong tayo sa ating mga kabarangay. Tulungan nyo naman akong mag-isip kung anong maganda para makatulong tayo, lalo na sa mga magsaseka. Kap! Maganda yata kung lalapit tayo sa mga matataas na opisyal tulad ng mga senador, congressman o kaya gobernur. Tama yan, Kap. Gagawa tayo ng resolution. Hihingi tayo ng ayuda sa mga kandidato para sa mga kabarangay natin. Sige, maganda yan. Pero kung may iba pa kayong maisip na paraan, magsabi lang kayo. Susuportahan ko kayo. Salamat, Kap. Sige. Ganyan na lang ang gawin natin. Sige. Pag-usapan na natin yan. Para... pwede bang makisali sa session na ito? Kagawad Asyong. Malas, dumating na naman ang Satanas na Kagawad. Anong sinabi mo, Kapitan? Pakiulit nga! Kwan, sinabi kong Kwan, tarantado ka! Kwan! Sige, ipagpatuloy na natin ang session na ito. Mabuti naman at dumating na si Pining. Hindi na mapapanis ang laway ko. May makakausap na akong matino. Nagsawa na akong nakikipag-usap sa mga abnoy na CB. Veronica, nag-iisa ka na naman yata dito sa loob. Hindi ako umabot sa session. Anong napag-usapan nila? Magandang napag-usapan nila, Pining. Gagawa ng resolution para kay Senador Rubin Lapid at kay Gobernador at kay Congressman Ralos. Hihingi sila ng tulong para sa mga kabarangay natin. Maganda. Anong sabi ni Kagawad Asyong at Kagawad Adong? Sumang-ayon din ba sila? Hay nako! Ano pang inaasahan natin sa dalawang yun? Siyempre, tutol sila. Bakit na naman? Anong dahilan nila? Bakit nila tinutunan? Mahirap daw yun. Baka sisingilin sila pag election na. Dahil sa susunod na taon election na daw. Ganun ba? Parang may katwiran din sila. Oo nga naman. Baka mamaya, kapag natalo sila sa barangay natin, sisisin na naman sila ng mga opisyal. Sabagay. Bahala sila. Basta ako, susundin ko ang inuuto sa akin.
gagawin ko na itong resolution para mapirmahan na nila at maipadala na kay Senador Rubin Lapid, Congressman Ralos at kay Gobernador Quago. Hindi ba tama yung sinabi ko kanina sa session, pare, ano? Eh, pagdating ng eleksyon, gagamitin tayo. Mahirap mangampanya, pare, hindi ba? Oo naman na, pare. Akala nila ay ganun-ganun lang yun. Napaka-bubo naman nila. Bahala sila. Basta ayaw natin ang sumang-ayon sa naisipan nila. Pati yung gusting na yon. Kala mo kung sino kanina. Tumayo at sinabalpal ako. Buti na lang nagkapagpigil ako. Gamuntik ko ng suntukin ng baba. Para siya mo. Naman. Sige, pare. Siya mo, kakatapos ko lang. Inibali, pare. Mag-iisip tayo ng paraan para magaganti tayo sa kanila. Hindi gustong ginawa nila sa atin. Pinag-isahan tayo. Mabwisit sila. Kung hindi ako makapagtimpi, babalitan ko yung confinestable doon. Siyempre, ubusin na natin ito laman ng buti para makauwi na tayo. Darwin na! Ilista muna kay pare adong itong nakuha namin. Kagawad! Lista na naman. Sa akin muna naman na ipinalista, pare. Pero kuwan eh. Ay, huwag ka nang magreklamo, pare. Tapos nang nilista ni Darwina sa pangalan mo. Ha? Mabuti na't dumating ka na, Veronica. Ah, ikaw pala, Benito. Anong kailangan mo? May sulat na dumating. Eh, wala pang tao dito sa barangay hall kanina, kaya ako na lang ang tumanggap. Eto, kunin mo na, Veronica. Maganda. Oh. Hoy, Benito. Napakabastos mo talaga, no? Ha? Dibdib ko naman ang tinitignan mo. Ha? Ikaw talaga, oo. Ah, saan kaya galing ang sulat na yan? Ah, ha? Galing pala ito kay Senador Rubin Lapid! Sandali lang ha, bubuksan ko. Ha? Darating na raw ang request nating relief goods sa loob ng linggong ito. Kailangan malaman ka agad ni Kapitan ito. Ah, Benito, puntahan mo si Kapitan. Sabihin mo na may dumating na sulat galing kay Senador Rubin Lapid. Wow! Dibdib pa lang ulam na. Sige, Veronica. Pupuntahan ko lang si Kapitan. Hahanapin ko siya. Sigurado, matutuwa ang mga kabarangay namin nito. Ang haba na itong taggutom, hindi pa alam kung kailan makakabawi ang mga magsasaka. Mabuti na lang, may relief good na darating!
Eh, Punyang, aalis na ikaw. Eh, maglinis ka dito sa baya. Ang dumi-dumi na. Parang basurahan na. Pupunta na akong barangay. Ha? Ay, pupunta ka doon kasi nandun na si Veronica. At inip nang naghihintay sa'yo. Ganun ba? Ay, ay Ma'am Juan, masinig ka ng mga Marites. Ikaw talaga, Punyang, kung ano-ano na naman ang pumapasok dyan sa utak mo. Eh, natural na pupunta ako doon. Ako ang kapitan. Tapos, mauhuli ako ng dating. Bakit kasi hindi mo na aminin na apurado kang pumunta sa barangay hall dahil nandun na si Veronica? Ititimplahan ka ng kape mo. Tapos, kakandong sa iyo. Mamaya ka na lang umalis. Ah, may tao. Ako nang magbubukas. Baka si Veronica yan. Masasampal ko ang malditang ito. Punyang, ako na lang magbubukas ng pintaw. Ako na! Yaring Punyang, nandito mo ba si Kapitan? Bakit? Anong kailangan mo sa asawa ko? Inutusan ka ni Veronica na sunduin mo na siya dahil... Opo! Ay, sorry, Kukwan! Ay, sabi ni Veronica kasi dapat daw na pumunta na roon si Kapitan. Kasi may dumating na sulat galing kay Senador Ruben Lapid. Eh, sige, Benito. Sabi na tayong pupunta sa barangay hall. Halika na. Sabi ko na nga ba eh. Narinig mo lang ang pangalan ni Veronica. Nag-aapor ka ng aalas. Ay, Benito! Magsabi ka ng totoo sa akin. Totoo bang may sulat na dumating galing kay Senador o na-miss lang ni Veronica ang asawa ko? Magsabi ka ng totoo! Ay, Benita, huwag mo nang sagutin yan. Tara na, sa barangay hall. Bilisan mo. Hinihintay na ako ni Veronica. Ikaw, pangatlong truck na yan na dumaan dito. Ano kayang laman ng mga yan? Ay, Boy Sapat! Ay, este, Boy Sibuyas! Bunjeg! Napansin nyo ba ang mga truck na dumaan dito? Oo, Kagawad. Ha? Apat na truck nang dumaan papuntang barangay hall. Oo, Kagawad. Dalong truck na. Kitang-kita namin. Ano kayang laman ng mga truck na yung Kagawad? Ay, mabuti pa, sundan niyo. Tingnan ninyo kung ano ang laman ng truck na yun, ha? Sige na, kumilos na kayo. Sige, Kagawad. Pupunta na namin ni Bunjeng. Bunjeng, halika na. Bilisan sige, mo. Tayo na. Bilisan mo. Ay, nako. Kailangang malaman ko kaagad kung ano ang laman ng truck na yun. Ha, pupuntaan ko sa bahay na si Paring Adong. Titingnan namin kung ano ang laman ng apat na truck na yun. Ang daming dumating na relief goods sa atin na para sa taggutom. Sabay-sabay na dumating, oh! Ay, nga, Veronica. Ay, matutuwang magkabarangay natin ito. Ay, huwag nyo pang ipagsasabi, ha? Baka bigla silang lumusob dito, delikado. Ay, mahirap sawayan ng mga tao. Ilihim muna natin ito. Ah, opo, Kap. Ariglado po. Ay, kailangan na maripang na kaagad yan. Tawagin ang mga BS na balyaw para madali nating matapos at bukas na bukas din i-deliver sa mga bahay-bahay. Huwag silang papuntain dito sa barangay hall. Kapitan! Ha? Yan na ba yung laman ng talong truck na galing dito? Oo, Kapitan! Ha? Saan galing yan? Ha? Ang dami! Ay, hoy! Ay, Bunjeng! Boy! Oh. Ekwan! Eh, hindi. Umalis kayo dito. Ha? Eh, hindi kayo pwede dito. Amreng, Benito, paalisin ang mga ito. Ha? Oo. Ay, umalis kayo dito. Hindi kayo pwede dito.
Sige na, alis. Ako, Kwan, bigyan niyo muna kami, saka kami aalis. Sige na. Oh, bigyan niyo na kami. Kundi ipagkakalat namin na may dumating na relief goods. Ano? Oo. Nakaw, naluko na. Sa truck. Kung ganon, relief goods ang laman pala ng mga truck na yon. Ha! Kailangan makapunta na kami sa barangay hall. Pare daw, halika na. Pumunta na tayo sa barangay hall. Tingnan natin ang relief goods. Eh, baka suluhin nila, kapitan. Halika na, bilisan mo. Oo, sige. Tayo na, pare. Tayo na. Bunjing. Okay. Umalis na siya ng kagawad. Adong ang kagawad, Asyong. Paring boy, gutom na ako. Subukan nating iluto itong nakuha nating relief goods. Sige, maghanap tayo ng kasirola ni kagawad, Asyong. Kasi gutom na rin ako. May tinatago pala kayo dito. Ah, hindi nyo man lang sinabi sa amin na may dumating na relief goods? Hindi namin itinatago yan. Pinapalipak ko lang, kagawad, Asyaw. Pinapalipak mo pa dahil binabawasan mo. Aba, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi ko binabawasan. Pinapalipak ko lang pala. Kagawad na daw. I-video mo ang ginagawa nila. Ha? Yung dumating na relief goods, i-video mo. Pinarilipag ni Kapitan para bawasan. Sige na pare. I-video mo na kaagad para may ebidensya tayo. Hindi ko binabawasan ng mga yan. Inaayos lang para hindi mahirapan ang mag-deliver ang mga bills na balyo. Kukunin na namin yung para sa aming distrito. Ha? Kami na ang bahala na magbibigay. Sige. Hindi pwede. May inutusan na ako na mag-deliver. Tignan mo yan, Kapitan. Ayaw mong ibigay sa amin ang para sa mga tao doon sa aming nasasakupang distrito. Alam daw, kunin mo na rin yung para sa distrito mo at ikaw na rin ang bahala na magbigay sa kanila. Baka bawasan pa ni Kapitan. Hindi ako katulad ninyo na magnanakaw. Hindi ako magnanakaw, hindi ko magagawa yan! Sinabi mong magnanakaw kami? Lagot ka, Kapitan. Isusumbong ka namin. Pare daw, nakarecord ba yan? Pare. Kanina pa nakarecord ito. Ayan, Kapitan. Para wala nang mahaba pang usapan, ibigay mo na... ang para sa distrito na nasasakupan namin. Dahil kung hindi, susumbong ka namin. Ibibigay mo ba o hindi? Hindi ko ibibigay sa inyo. Hindi! Magsumbong na kayo sa gusto ninyong pagsumbungan. Harapin ko kayo. Mga gago kayo. Tarantado, Judas, Barabas. Matapang. Sige, kung yan ang gusto mo... Magsubukan tayo. Pare Adam, halika na. Alis na tayo. Isumbong na natin ang kurap na kapitan na ito. Sige pare, tayo na.
Nakatulog ako sa paghihintay sa niluluto ni Benjing, ah. Bakit kayang tagal niyang magluto? Anong ginagawa niya? Ha? Benjing? Natulog ka rin pala. Hoy! Hoy! Gising! Nasaan yung pinaluluto ko sa'yo? Hoy! Gising ka na dyan! Boy, bakit? Ang ganda-ganda ng napaniginipan ko. Eh, agahalikan na kami ni Tintin. Bakit ba, ha? Boy! Yung pinaluluto kong noodle sa'yo, nasaan na? Ha? Ay! Oo nga pala. Nakalimutan ko. Ha? Boy! May nasusunog yata, ha? Ha? Tignan mo, baka sunog na yung niluluto mo. Nagluluto kita. Natulog ka, tiyan ka talaga. Boy! Nasunog! Ha? Nasunog ng niluto mo? Nasunog! Nasunog ang electric stove. Pati bahay ni Kagawasyong, nasusunog na! Nangyayari sa bahay ni Kagawad Asyong. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang Tagutom sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!